maubos kasi parang nilabas kaagad ng Onic PH dito yung alas nila sa game 1 eh. Yung tinatago nilang strategy na Harit support to a carry na nakita na ngayon ng Onic Esports, meron bang extra na dala itong Onic PH? Kasi it seems like Onic Esports na download nila yung game 1. Nalaman nila kung paano gumagalaw ang Onic PH. At kung nakikita mo ngayon sa ating camera, eh para bang mas chillax ngayon ng Onic Esports dito sa pagda-draft kasi nahihirapan ngayon mag-ban itong Onic PH. Mm-hmm. Oo. Alam mo, itong Onic PH naman, syempre, kailangan pa rin nila i-take into consideration kung ano yung mga ginawang plays kanina nung side ng Onic Esports. Kahit sabihin natin hindi nila i-ban yung link dito, as long as hindi maging komportable Onic Esports sa mga susunod na pipiliin nila, they still banned out na Selena. Ayaw nila ibigay talaga yung Selena dito sa game na to. Mm-hmm. And respect yan eh. Yeah, naniniwala din ako na pwede sanang kunin. Mm-hmm. Nila. Onic PH yan. Nila. Kasi nagbago na yung Onic PH ngayon eh. Mm-hmm. May options na sila to go for Selena. Very aggressive very aggressive supports yung mga mages na yan. Mm-hmm. Pero ang Onic Esports kasi pakiramdam ko kung malibre din yan, hindi sila magdadalawang isip. Kukunin at kukunin nila yung Selena. Yeah. Kasi ang Onic Esports isa sila sa mga team na magaling maglaro din ng macro game eh. Mm. So gusto nila yung mga vision game getting the vision na yan. Kasi nakita nga natin kanina, even though lamang ang Onic PH, Onic Indonesia pa rin yung nakakapag-push eh. So mas alam nila kung paano lalaroin yung balance between the lanes, yung lane equilibrium na tinatawag natin. So yeah, I agree with you. Isang crucial pick pa rin itong Selena na to. And again, this time, Onic Esports, nire-respeto ang heroes ngayon ng Onic PH. It's the dueling capability. Mm-hmm. At dueling capability ng lapo to. Mm-mm. Kailangan nilang bawasan yon damage output wise, hindi man naging, sabihin natin, yes, hindi siya ganun ka-impactful as sa ginawa ni Hate, as compared sa ginawa ni Hate. Oo. Pero kailangan mo kasing alalahanin doon na kung ano man yung dinala ni Dilar with the lapo-lapo nung game na yon, ni hindi siya natibag ni isang beses dun sa sarili niyang lake. Ah, oo. And sobrang stable ng laner ng laner ng isang lapu-lapo. Lapu-lapo. And actually, knowing Dlar, ever since nung pumasok siya sa MPL Season 4, isa na siya sa mga type ng side laners na talagang umaariba pagdating sa side lane. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo basta-basta napapatumba yung ATABs mo, Butters. Actually, yun nga, isang araw, naturuan natin siya ng galaw. Ngayon, nalaman niya na, no? Guys, joke lang. Ano? So, yeah, eto na. Drian now locking in the Jawhead Butters. Anong makikita natin ngayon dito? Pick of potential, pwedeng side lane Jawhead, pwedeng jungle Jawhead. Nandyan yan, probably one of the contested picks right now because of the jungle invade na tinatawag natin. Mm-mm. So, ibig sabihin dito, Onic PH, hindi sila pwede basta-basta pumunta doon sa jungle, split jungle funnel na split support funnel na ginagawa nila. Mm-mm. Kung papasinin mo man, Jin, may Jawhead na tong kalaban. So, anong kailangan gawin ng Onic PH? No, pipili sila yung risk ba nila? Gagawin ba nila yung same strategy? Kasi totoo lang, kapag ginawa na naman ng Onic PH yung idea na yon, meron ng Jawhead na makukulit doon sa mismong jungle mo. May pang lockdown na. Actually, kahit nga hindi niya patayin yung mismong jungle, ibato niya lang yung yung buff, yung golem. Oo. Okay na yun eh. Okay na yun. Kasi, na-delay mo na siya. Yun na naman yung pinaka-idea. I-delay mo lang siya. Ma-reset lang. At mukhang i-reset nga nila, Butters, kasi Ling ang naging second pick dito ng Onic PH. Ito yung sinabi mo kanina, wag na nalang ibigay yung link. Nawala yung link sa kamay dito ni Sans. Ngayon, nasa kamay naman siya ni Kyrie, which is actually isa rin sa mga favorite na heroes niya dito, habang Yuzhong naman ang para kay Dlar. So ngayon, pinag-iisipan ng Onic PH ang kanilang mga next few picks. Butters, gusto kong sabihin mo sa akin kung bakit nauso ngayon itong Lunox na to. Lunox support or Lunox side lane? Mm-hmm. Parang ito na yung sure ako na trend nung mga nakaraang linggo sa mundo ng MLBB. So bago ko puntahan yun, Manjin, pansinin muna natin yung Valir pick. Sige. Sumagot na kasi dito yung Onic PH para may pantaboy sila doon sa Jawhead. Oo. Yeah. So ibig sabihin, gusto lang nila ng isang hero na mananaboy at innate durance carrier. Yeah, totoo. Balik tayo dun sa tanong mo. Kay Lunox! Oo. Bakit nga ba malakas ang Lunox ngayon?
kung papansin mo yung mga side laners natin o yung mga tanks natin, talagang ang ano eh, ang tatangki nila, kung papansinin mo pati yung items nag-upgrade na rin, makukunat. Yung mga Athena shield, kumukunat lahat ngayon, nagkakaroon ng mga values. So paano mo nga ba lalagpasan yung mga ganung bagay? Kumuha ka ng isang hero na innately mataas ang magic penetration. Ang big words? Oo, magic penetration. Ayun yung nakikita mo usually na magic pen. Hindi pen, pineapple pen. Oo. Magic penetration. So, ibig sabihin nun, kapag kamataas ang iyong magic penetration, mas madali mag-takedown ng mga heroes na hindi nag-item ng Athena Shield. Totoo. Hindi nag-item ng Oracle. Mm-hmm. Kasi, alam mo yun, kumbaga, wala sila, hindi sila naghanda. Wala silang sandatan sa kuna. Totoo. Butters, actually, gusto ko na yung dagdagan yung punto mo dyan. Dahil nga, ang Lunox, meron siyang innate capability na yung damage output ng kanyang Chaos Bolts percent based ng health ng mga kalaban. Oo. So the more na mas makunat ka, the more na mas mataas na HP mo, mas masaya ang isang Lunox kasi mas malakas yung nagiging output ng damage niya. Oo. Oo. So ibig sabihin, ang ginagawa lang dito ng Onyx Esports, kinuha nila na maaga para magdalawang isip yung Onyx PH na kumuha ng mga stable na side laner. Kasi nakita nila kanina yung capability ni Dlar at yung capability ni Iyakno na mag-sustain talaga ng mga teamfights na aabot hanggang dulo. Oo. Diba? So, totoo ba itong nakikita natin na funny ban para sa side ng Onyx PH? Malalaman natin mamaya. Posibilidad yan. Mm-mm. Kasi, kung papasin mo yung first three picks nila, wala naman sila pang hold eh. Oo nga. So, ibig sabihin, mataas ang possibility na maglabas ang Onyx Esports dito ng isang hero na hindi mahuhuli. O sabihin, ako nga, iniisip ko nga, probably Hayabusa yung iniisip ng Onyx Esports dito eh. Whoa. Kasi walang huli. Totoo. Ang huli mo lang dito, yung Valir stun, and hindi pa ganoon ka sure yun eh. Mm. Kailangan mo pa ma-proc ng tatlong beses yung stun para meron kayong lockdown talaga. Even though, and the Cho is also banned para dito sa side ng Onyx Esports. So, Butters, guide mo ako dito. Anong mga kulang ngayon sa dalawang teams? Wala pang carry, actually, ang Onyx Esports. Oh. Lancelot ay open. Nandyan din yung usap-usapan ng pwede natin makita ang Clint. Hilda. Sasabihin ko na dapat na Hilda. Naunahan ako ng onte. Oo. Kasi, bakit Hilda yung pipiliin na hero dito for the side of Onyx PH? Dahil nga, sabihin na lang natin, si Lunox din dito, may priority din siya na makaabot ng level 4. Lahat ng magic penetration na sinasabi natin, lahat ng percentage-based damage na sinasabi natin, Manjin, oo. Lahat yan, level 4 dumarating. Bandang ultimate pa. Oo. So, medyo mape-penetrate pa ng Hilda. Oo. So, oo. Ibig sabihin, Manjin, kailan malakas ang Hilda? Kailan ba, Batos? Pagkalabas ng base, malakas na siya agad. Level 1 pa lang. Level 1 pa lang. At bakit mahirap itaboy ang Hilda dito as compared sa Johid? Kasi kung iisipin mo, yung damage output ng Johid, ay yung Lunox, makukuha niya pa level 4. Oh, so yung Hilda, pwede na siyang gira-girahin si at level 1. Oh, si Jay, yung Balir, kung sino man gagamit niyan, kaya niya nang i-zone out, kaya niya nang saktan agad si Drian o kung sino man gagamit niyan as early as level 1. So, ibig sabihin, ang lamang dito ng Onyx PH Manjin is yung hindi nila pagiging level dependent. Ah, so level 1 pa lang. Ulam na. Gera na agad, suntukan na agad. Kumbaga sa boxing, hindi pa nagri-ring yung bell, susuntok na agad si Manny. Oo. So, eto Manjin ha, nakikita mo yung strategy dito, yung Onyx Esports. Level dependent, Chang'o, Lunox. Oo nga. Level dependent yan pa kayo. Ano kailangan nila una para lumaban? Kailangan namin makuha yung level 4 namin. Dai. Oo. So, gusto mong sabihin dito, isa sa mga win condition ng Pilipinas, umpisa pa lang at minute number 1, makakuha na sila dito ng magandang advantage sa lane, sa kills, para at least lumamang sila. Meanwhile, sa Onyx Indonesia naman, Patagalin na naman yung laro. Meron na naman silang late game security dito, Butters. So, ibig sabihin dito, kung ikaw, ang Onyx PH, hindi pa nag-reload. Nag-i-skill ka na. Dapat pinipindot mo na kagad yung attack. Parang yung tita natin at mga tito natin na nanonood ngayon. Oo. Diba? Pag naglalaro yan, pinapractice na nila kagad yung pagpindot. Pinapractice na nila. Oo. Nako. Mainit, Manjin. Mainit. At alam naman natin, ang sigaw ng dalawang kupunan na to
Let's go! Onyx versus Onyx. Hinihintay ko na lang yung sticker nila dito. Butters, ang go! Onyx! Pero syempre, mamaya siguro nila ilalabas yan. Kasi nga, wala pang nananalo talaga ng serye. Ma-extend kaya ng Pilipinas itong ating serye o tatapusin na ng Onyx Indonesia ang buhay nila dito sa tournament. Alam mo, ito na din sasabihin ko, ha, meron din namang late game potential ang Onyx PH dito. Ano ba yung late game potential ng Onyx PH dito? In the form of the Alice. Tingnan mo si Jay dito, palumpalo, na nag-i-stay lang siya dyan, kinukulit niya lang. As in talaga, hindi niya lang binibigyan ng priority dito. No easy basket, ika nga nila. Kay Jay, kumbaga, i-lay up na lang, i-shoot na lang, biglang haharang pa si Jay doon sa baba eh. Mm-hmm. Hahawakan pa ni Jay yung shorts mo eh. Bago mo i-lay up eh. Oo naman. Ganun yung kumbaga, ginagawa no niya eh. Easy basket. Ganun. Ang camera is for sure baka makita natin pumunta kay Jay. Kasi yung sinabi mo nga dito, Butters, kanina, yung minute 1 hanggang minute 5, iiwasan ni Jay dito na mag-4 agad si Nasasa. But unfortunately, si Nasasa dito, inapat nila agad yung pagkuha ng orange buff na yun. At bakit nagiging advantage to para sa Onyx PH? Bakit, Butters? Nakikita mo, sumasama si Chang'o doon sa pag-ikot ni Sans. Para lang makuha niya. So, ibig sabihin, may isang minion wave siya na hindi nakuha na dapat mas dadalhin siya sa level 4 nang mas maaga. Kaso, Butters, alam mo, yes, nag-agree ako sa'yo. May onting advantage ng minion doon. Kaso, ayan na nga! Nakita ko na mula sa gilid eh! Si Kuya Rasi, pero may outplay mula kay Hated dito as Sasa will try to get that kill and he will, actually napunta yon kay Drian as the Chang'o. So, Butters, umiwas sa sakuna itong Onyx ID sa gusto sanang gawin na early game ng Onyx PH. Eh, pero ito, naku si Drian yung napagtripan nila dito. Pero ito ah, this is bad news for the side of Onyx PH naman ngayon and the coming fights. Kasi nakuha na ni Chang'o at ni Sasa yung ni Lunox pala yung kanilang mga ultimate. So ibig sabihin, lock and loaded na dito yung Onyx ID. Hindi na pwedeng basta-basta humarap si Jay. Dahil nandiyan na nga yung meteor shower, nandiyan na yung mga chaos bolts, at mukhang makakapag-free farm pa si Sans dito as the Lancelot. Mm. Pero syempre, titingnan pa rin natin si Kyrie na maganda rin naman ang naging umpisa. Oh. Level 5 na siya dito against Sans. So okay pa rin naman, hindi pa nagkakatalo. Mukhang doon magkakatalo sa baba dahil si Razi ngayon, yung nagiging sagot dito kay Jay, getting iyak no. Hindi, okay. Nakalimutan natin yung potential ng Johead din, Butters. Alam mo, ever since naman talaga eh, Johead, isa yan sa mga heroes na kailangan mo bantayan. Kumbaga parang si Lina yan eh. Oo. O Natalia. Oo. Lagi mong kailangan alamin kung nasaan yung Johead. Kailangan laging may info kung nasaan yung Johead. Pagka walang info, magtagu-tagu ka na sa likod ng tori mo. Kasi pagka ikaw nabato ka yun sa malayong lugar, huli ka. It's over. It's over. Kumbaga, ang mahirap kasi dyan, kung yung Johead, dapat lagi kang alerto. Kapag meron kang kalaban na Johead, lagi mong iisipin, nasaan yung Johead? Mm-hmm. Nasaan yung Johead? Dahil kung hindi, parang ganyan, binato si Dlar. Pero sabi dito naman, ng kampani ng Onyx PH, kami naman! May tulak na magaganap dito para kay Hated. Pero ang unang mawala ay si Iyaknu dahil nasa likod nga mga Chaos Bolts. Sans, pasok dito ng kanyang Ultimate Advanced Execution. Si Jaya matitira dito. Pero sabi nila Sans dito, Torn Rose out lang muna. Dalawa sa dalawa ang mangyayaring palitan ng kills para dito sa game as Team Onyx ID will now secure the turtle na libre pa nga para kay Sans. O ngayon, tignan natin si Jaydon, gustong-gusto niya talaga i-contest yun, pero si Sasa doon nag-chaos darken yung ginawa, napatakbo na lang si Jay kasi alam niya na if ever mag-stay siya doon within the range of the bolts, siya yung matatanggal. Correct. At mukhang nahihirapan actually si Iyaknu dito. Late game potential pa rin kasi. Kumbaga maganda man ang late game potential, pero yung early game potential niya, limited pa rin talaga. Oo, ayun ang mahirap sa isang Alice eh. No? Even though yes, may toggle na yung kanyang ultimate, but kapag na-shutdown mo siya, yung lifesteal ng kanyang blood odd, hindi rin magiging enough para mag-survive siya, lalo na't kapag wala siyang item, lalo na kung wala siyang stacks din. So yeah, Onyx ID. Parang ang ginawa ng Onyx ID dito, Butters, pinili nila yung lane na pwede nilang sugatan. Mm-hmm. And unfortunately for Iyaknu, siya yung naging main target. Siya yung talagang nasugatan doon sa lane. Oo. Oo. Ang ganda ng rotation sa ginagawa ng Onyx ID dito. Boom! Kahit si Hate dito, nagkakaroon na din ng problema. Alam mo, hindi na rin makaparesta si Kyrie.
And this is really bad for the side of Onyx PH. Technically, yung opening nila, they did not utilize it. Yung level 1 to 3 na sinasabi natin, wala sila nagamit doon. Onyx PH, at delikado to. At mukhang tinutuloy-tuloy na ng Onyx ID ang pag-ubos ng pag-asa ng Onyx PH sa first few minutes pa lang ng laro. Wala pang 5 minuto, Butters. Nasa kanila na kagad ang napakalaking kalamang. I mean, actually, lagpas na pala. Oo. Pero parang dun pa lang sa first 5 minutes kanina na napaaga yung level 4. Pero alam mo, ang kailangan nila gawin dito, Manjin, pigilan nila yung pagdudugo ngayon. Kasi tatandaan natin, kung gusto mo makabalik dito sa game na to, kailangan hindi ka na nagbibigay ng kahit anong kill. Kasi anything, advantage na makukuha ng Onyx dito, kukunin nila. Katulad ng nun. Paano mo mapipigilan ang pagdugo ng sugat, Butters? Ano? Ang hirap. Ban-aid. Oo, kaso nasa ng ban-aid ngayon? Yun ang problema. Onyx. Hindi natin lang basta nila kukunin yun. Oo. Eto pa yun eh. Kumbaga, yung sugat ng Onyx PH, naghilom ng onti, pero anong nangyari? Nadapa ka ulit. So, lalong bumaon yung sugat. Mm. Onyx ID ngayon, tinutuloy-tuloy na. Naku! Grabe yung setup talaga para sa Lunox. Ang ganda ng Lunox. Ni Sasa. Ang ganda ng Lunox dito, bakuha niya lang talaga yung level 4 niya. Automatic Lunox ang magdadala ng tempo ng laro mo. Eto na ba ang rebuilding ng Onyx ID patungo sa dati nilang championship form? Getting revenge sa mga teams, at una na nga ang Onyx PH. Pero hindi pa naman tapos ang gera. Mukhang lalaban lang ang Onyx PH dito. Here we go. Pasok si Kyrie na kanyang ultimate. Nakuha niya ang tatlong mga espada. Pero actually, makakuha pa rin ang bursting fireball dito. Si Hated Azdrian will go for the first kill. Damage output sa may normal lang. Saka nakakita ng Chang'o na numonormal. Nakuha. Pero sabi dito ni Iyaknu, it's my time to shine! Iyaknu, hindi na siya nabuhay as Sasa will secure that kill. Tatlo sa tatlo ang nangyaring palitan. And I think in a way, mas lamang pa rin doon ang Onyx ID kasi habang nangyayari lahat yon, may nagpo-push nung ibang lane. Totoo. Naka-shove yung ibang lane. So Onyx PH dito, kailangan nila makahanap ng isang fight na hindi sila makikipag-trade ng kahit anong hero sa hero. Kailangan nila mag-stick kahit isa man lang o isa sa dalawa para makapag-push lang sila. Oo. Yun yung pinakailangan nila ngayon eh. Kailangan nila ng onting map control. Oo nga. Patterns parang ganyan, no? Yung wala silang control dito kung, dahil nga si Sans, siya pa rin yung kumukontrol doon sa mid. Mm. So ngayon, paano magagawa ng Onyx yung ganong klaseng technique? Yung lima kayo dapat na magko-commit. Pero ang hirap kasi parang walang matitira sa kanila eh. Oo. Oo. Ito tandaan natin, isang mali lang nila dito, ang daming mawawala sa kanila, mawawala yung turtle. Oo. Mawawala yung mga turret nila sa outer turret. Oo. So ibig sabihin, hindi din pwedeng padalos-dalos dito yung Onyx PH. Kahit kaya naman nila ngayon, kahit gigil sila, pero mas marami lang talaga mawawala kapag sila ang natumba dito ng Onyx ID. Totoo. At kilala natin yung Onyx ID, napaka-disiplinado. It's a Kyrie moves. It's a Kyrie moves. Habang si Lar naging dragon na rin dito, pero pasok si Bats. Ayun na yung Tempest of Blaze mula kay Kyrie dito. Nandito si Razzy. Pop ng kanyang ejector, pero may nakap mula kay Dlar. Si Dlar ang magiging sacrificio para sa side ng Onyx PH. Sama mo na din si Iyaknu. Teka lang, Dlar, samahan kita. Onyx ID, even though natalo sila doon sa pagkuha ng pagong, nakuha naman sila ng dalawang tao. Onyx ID, mababasag pa nila yung Torres sa mid. And eto yung sinasabi natin, technically right now, yung turtle na yon ay parang gold na lang for the side of Onyx PH. Kumbaga yun yung mga building blocks nila para makabawi dito sa ating laro. Ooh. But the thing is, Manjin, Onyx ID dito, hindi na ka naman nila tinitigdan masyado yung turtle. Oo, kasi alam nila yung kalamangan na nila. Oo, alam nila yung innate na kalamangan na meron sila 5k gold. Oo. Meron silang complete map control dito. They can get in and out of the base or the jungle. Wow, grabe. Rasi, inuli talaga si Kyrie dito. Kyrie, wala pa siyang pang-out dito. Jay ang magiging main tank. Nako, pasok si Iyaknu habang sinitar. Lima ganda ang nasa kupunan ng Pilipinas dito. Ang nag-aabot ng tatlo. Sino ba kung na mauli? Si Bats! Buhay pa din, pero napakatagal na patumba habang si Sans nandito din. Phantom Execution, Dark Rose! Nako, meron pa siyang makapag-dash out. Medyo ganda ng hiwalayan portion ng Onyx PH. Pero nasa yung damage na output? Na kay Iyaknu ba? Si Sasa ang target niya! Onyx PH! Getting an
nating kapit-bisig sa Onyx PH. Tatandaan natin na meron pa rin alis na umaalagwa at gumagalaw dito para sa the Onyx PH. Nandyan pa rin sabi si Yaknu. Sabi ni Yaknu, may item ako. Easy lang kayo. Hindi nyo magagawa. Basta-basta yung mga gusto nyo gawin. Hindi kayo pwede. Eh, ginamit na nila lahat kay Alice. Oo. Sabi ni Kari, I got this. Hindi kayo pwede basta-basta rhymes dyan. Sabi dito ng Onyx PH. I think Onyx IT, na-misposition din sila eh. Parang oo. Nawala din sila sa point na, teka, lalaban ba tayo o hindi? Kasi yung Onyx PH, talagang gera na dun eh. Yung Onyx IT, nawala sila sa ulog na, teka, gera ba o back? Gera ba o back? Mm. It, ang pinili nila, yung O. Kaya nangyari, na-wipe out sila. Oo. Kasi pagka pinili mo yung O, hindi mo alam. Hindi mo alam eh. Oo. So, ngayon, kung mangyari man ulit yun, pwede pang mabaliktad ng Onyx PH yung laro. Mm, that is a fair point, Manjin. Kahit medyo magulo, it actually makes sense. Ang sinasabi ni Manjin doon, ladies and gentlemen, is nagkaroon ng hesitation moves. Ay, ayun ang mahirap kasi doon. Para sa totoong buhay kasi, kapag nag-hesitate ka, kapag hindi mo ginawa yung bagay na gusto mo sana mangyari, buong buhay mo yung pagsisisihan. The regret is real. Oo. So, ganun yung nangyari kanina sa Onyx ID. Hindi ka pwede mag-regret sa mga ganito eh. Oo. You have to go all in. Go all in. Kumbaga, sa totoong buhay, kung nanliligaw ka, sabihin mo kagad na, crush kita. Oo. Diba? Kesa yung bandang muli, malalaman mo, crush ka rin pala niya o hindi, at least, ginaw mo. Eh, nangyari kanina, nag-hesitate talaga yung Onyx ID. Oo. Kumbaga, hindi masyadong, hindi ka pwede mag double layup. O mag-ano, alam mo yon yung mga bumabali sa ere, oo. Nang wala namang bumabantay sa'yo. Oo, dapat ituloy mo na lang agad. Dapat ituloy mo na lang. Kasi kapag ka walang bantay, tapos binali mo pa, hesitation move yun. Ano yon? Medyo, oo, ano yon? Tagilid yun. Kumik-kinectus mo pa. Kinectus mo pa. Oo. Nung walang bantay, basta guys, delikado yung ganun. Ang lesson dun sa nangyaring team fight na yun, gawin mo na, kesa sa bandang huli, i-regret mo pa. Oh, di ba? It rhymes. Kumbaga, hindi rin sila nalagay talaga sa pwesto doon. Pero going back into the game, Manjin, you would see na, papansinin mo yung mapa dito, nothing much has changed. Sabihin na lang natin dito na Onyx ID, Onyx PH, naging pantay sila. Oo. Pero alam mo kung ano nagbago? Ano yung nagbago, Bathurst? Yung confidence ng Onyx PH. Kanina, nagtuturtle sila eh. Kumbaga, nagtatago sila kanina. Hindi tayo pwede mahuli. Tama. Mapahuli ng buhay. Tama. Yung Onyx PH ngayon, tinan mo kung nasan sila. Nandun sila sa base ng ano, nasa jungle ng kalaban. Kung baga kanina kasi, yung Onyx, hindi pa sila naliligo eh. Eh ngayon na parang nakaligo na sila. Ang fresh na nandating nila. Willing na silang lumabas. Oh. Willing na sila makipag-date. Abang eto na nga, nag-date na nga sa laban. Ayun na si Dlar, pumasok ng kanyang dragon form. Si Razzy ang magigipulado dito with the smart missiles. Nakapag-shield pa nga siya with the ejector. Dlar, hindi tumama dito yung dragon tail. Habang ina-outplay ata ni Nasanch yung dalawa, si Yakmo na sa bandang gilid. Ang unang nawala dito ay si Dlar. Habang ngayon, ang dalawang kupunan ay magiging disiplinado na lang dahil magbaback na sila. Onyx PH, creating space, probably taking this lord right now. Mukhang set up to para sa kanilang team. Okay. Brothers. Oo. Bakit maganda pa rin yun for both teams dito? Oo, bakit? Kahit sabihin natin na wala yung isang member ng Onyx PH, si Dilar. Oo. Papasinin mo, nawalan din naman ng flicker yung Johid. Oo. Nawalan ng flicker yung Lunox. Oo. Pero, doon din naman sa other side, madami ding nawala. Nawalan ng flame shot, nawalan ng flame shot si... Sidlar. Ano yan? Execute yan. Sidlar, oo, nawalan. Flame shot eh. Oo. Tapos si Iyaknug, nagamit niya din yung player niya. Tapos, si Hilda, nagamit niya din yung kanya. Nagkaubusan talaga yan. Nagkaubusan ng resources. Resources is everything. Lagi mong tatandaan yan, Butters. Ngayon, tignan natin yung item dito, Butters. Sinong lumalaman ngayon dito? Kasi, pinag-usapan natin kanina, yung Onyx ID, it's all about the late game. Oo. Pero kasi yung Onyx, ang ginagawa nila nung last two team fights, Butters, hindi sila pumayag ng 5-on-5 Royal Rumble eh. Oo. May ginawa sila na yung lima, pinagkaisahan muna nila yung isa. Oo. Tapos, tsaka sila papalag. Alam mo, ang iniisip ko dito ah, kailangan lang dito ni Kyrie na mas naging consistent sa pag-damage. Ayan na naman, ako, inisa na naman! Strength in numbers! Ito ata yung gustong laban dito ng Onyx PH. Habang yung meteor shower, inuubos yung buhay ni Iyakdo, but naman ay namumula dito, Kyrie! Swords of Revealing Light! Ako, Sasa! Si Iyakdo dito, si Sasa, ang umaasa na atang mabuhay! Ay! Tumama pa nga doon yung mga paapoy ng Bursting Fireball and Onyx PH. Literal na lumalaban lang dahil tagilid sila kanina at ngayon nakakabawi na sila. Sans, sila naman ang namang problema dito. Hated, nakabantay na
Onyx PH, libreng Lord Bato for the taking, Waters. Kailangan mo lang talaga pumuso. Kailangan mo lang maniwala. Onyx PH, talong-talo sila kanina dun sa early game engagement sila. Oo. Pero sabi nila, laban lang Manjin. Laban lang Onyx PH. Sila pa ang lumalamang ngayon. Men, sabi nga ni Yugi, kung nanonood ka na Yugi, oh, trust in the heart of the cards, oo, Joey. Sabi nga ni San Goku, ibigay nyo sa akin ang energy ball. At mukhang binibigay na ng mga fans dito ang energy ball para sa Onyx PH. Ngayon, Onyx ID, sila naman yung nangangailangan ng energy ball. Pero tatandaan mo, hindi pwede kumanta dito si Britney Spears. Yung oops, I did it again. Pagka kumanta yung Onyx PH ng ganun, delikado na naman sila kasi kanina ganito din yung nangyari. Kumbaga dapat iwas asim moves na sila. Iwas asim moves. Oo. Kaso, tignan natin, dahil yung Lord ay papasok na dito sa gitna, Sans, ngayon pula, napakasakit ng bursting fireball. Oh, no, diba? Parang si Rekha, parang Flame of Rekha ang galaw. Oh. Oh, naku po, Jay, papasok na yun. Ay, yung Lord, sumegway. Segway, biglang liko. Oh. Sabi ni Rassi dito, targetin natin si Dlar, pero hindi niya mauli si Dlar ng kanyang ejector dahil naging dragon si Dlar. So, okay. Team Onyx ID, defending their base right now, Onyx PH, hoping for survival dito. Butters, unti-unti na nilang nalalasap ang game 3. Grabe si Iyakto, sobrang advanced. Nag-ultimate agad. Habang wala pang ina-attacking kalaban. Pero mukhang eto na nga. Ginulo na sila ni Rassi. Nahirapan na si Rassi dito. Wala na silang mahuli, Butters. Okay. Yung Onyx ID. Ang daming ginagawa ni Rassi dito ng mga initiating plays. Pero wala. Walang mahuli. Kailangan hihiwalay ng Onyx PH dito yung mga members nila. Kailangan may dalawang lane na nagpo-push para kahit papano si Chang'o dito sa isang lane niya lang mabato yung Meteor Shower. Kumbaga kasi, yung wave clear na pinapakita dito ng dalawang team malakas eh. May Lancelot ka, meron kang Chang'o. Oo. So, ibig sabihin, hindi magiging madali para sa Onyx PH pa rin mag-push kahit sa nasa kanila yung kalamangan ngayon. Totoo. So, ibig sabihin, paano mo nga ba i-deal with yan? Hiwalayin mo yung pag-push mo para isang lane lang yung mapili niya. Ang ibig mo sabihin dito, dapat matuto sila mag-multitask. Multitask, tama. Oo. Tama yan. Yan, ganun na, ganun yan. Kumbaga, Butters, yung mga tropa mo na Kaso may Johin din eh. Naku, paano makakapag-multitask? Lahat sila nandito sa taas. Rassi dito with initiation. Napakagandang dragon mula kay Dlar. Brilliance para kay Sasa dito. Meteor Shower. Si Hated ang tinatarget. Joke lang pala dahil si Iyakto yun. Sans, nag-aabol na ngayon. He wants to go for the Phantom Execution. Tignan natin kung itutuloy niya ba. Flowing Blood out para kay Iyakto. Mambalicious Mamba out para sa Onyx PH. Onyx ID still defending their tower. Buhay pa din. 52,000 gold para sa ID. 59 naman para sa Onyx. Lamang ang ID sa kills. Pero PH right now hoping to end this game. Alam mo, kailangan nila ma-end tong game na to para madala nila tayo sa game number 3. Onyx ID dito, remember, they are at match point. Kung nakikita nyo yung umiilaw sa tabi ng pangalan nila, yan yung unang panalo nila. Kapag kayan, umiilaw pa ng isa pang beses. Panalo na talaga yun. Panalo na talaga sila. Oh. But still, Onyx PH dito, they have a great chance to taking this into a game number 3. Onyx PH, ang tanong, paano nila dadalhin yung sarili nila doon? Eto nga yun, Butters, eh. Alam mo, kung yung Onyx PH ang kailangan nila dito, multitask, sa tingin ko, sa Onyx ID, kailangan naman nila dito, focus on the task. Oo. Kasi, bawal mag-iwayiwalay. Maganda yung mga kasabihan mo, ha? Magandang kasabihan ko, bawal mag-iwayiwalay ngayon dito yung Onyx ID, eh. Kasi ang mangyayari dito, pag nag-iwayiwalayan portion sila, masi-split push sila dito ni Kyrie. Eh, alam mo naman ng Ling, isa yan sa mga, mga usong hero mag-split push, eh. Oo, alam mo, eh, sa to sa mga pinaka-weirdong game na nakas natin eh, no? Parehong Onyx. Parehong Onyx eh. Pero, piling ko kung sino manalo dito, Onyx ang mananalo. Onyx ang mananalo dito. Totoo. Kahit anong mangyari. Oh, so bansa. Bansa ang pinag-uusaman dito, Butters. Oh, bansa. It's PH versus ID. Parehong naman silang Onyx eh. Oo nga. Pero syempre, alam mo naman, meron nga tayong tinatawag na the fighting pride of your country. Oo. So, let's see. Dahil tamo si Iyakto, sobrang advanced. Biruin mo, bago palang lumabas yung flowing blood, bago lumabas yung orb, nakapindot na kagad siya doon sa ultimate. Alam mo, ang sinasabi niya lang doon, ayoko kasi mastan. Ah, oo. Para easy, kagad? Oo. Easy lifesteal, easy spell. Kasi isipin mo, kung makita ka nila agad na dumating yung flowing blood doon, ibig sabihin, handa na yung... Ay, aray ko, babe! Ito, hindi na napagandaan. Hindi napagandaan ng ID. Nako, na-late ata. Latecomers ang dating. Oh my God, para silang mga pulis ng mga 90s movies. Oo. Yung nagkabugbuga na sina Babalu, nagkabugbuga na sina Dolphy,
Tsaka lang biglang dumating para doon ganun sa credits. Ganun ang galawan. Ganun yung nangyari sa Onic ID. Tatandaan mo, usually sila lang yung tagadampot ng masasamang ng loob. Pero sa 90s movies yun. Sa 90s movies yun. Oh, sa mga pelikula yun. Ganun yung nangyari, Butters. Kaso wala eh. Di mo din sila masisisi kasi masyadong malalim si Kuya Bats. Ayaw nga. Ay, naku. Hindi rin nila makuha dito yung Lord. Let's see. Dahil si Kyrie dito pumipesto. Tignan natin. Lord. Ay, naku. Minute yung shower. Ay! Minute yung rain. Ang ganda! Minute yung rain. Holy stamps! Naku po. Pumasok dito yung last hit ni Kyrie doon sa tower habang si Sasa ang magiging main target. Tatlo ang nawala ngayon sa Onic ID. Walang malakas sa marami. Iyaknu. Flowing blood in. It's all about the Kingslayer. Ay, slaying Onic ID. At ayan na. Nilalabasan na ng sticker. Go! Onic! Hindi niya alam kung nangaasar siya o pinupuri siya kasi Onic sila pareho. Onic sila pareho pero met si Iyaknu wala nang pakialam sa nararamdaman ng mga kalaban niya dahil tinarget niya na lahat. Winter Truncheon in. This is it, Pansit. Actually, ayun, nag-asim siya ng onte. Namatay siya, pero mukhang sacrificial play lang yun. Dahil nga, basag na yung tower. Dito, ito na. Ito na si Lord. Sa apat. Dito na si Lord. Si Rasi ang main target dito. Tumatakbo-takbo na lang. Umiikot na lang si Dlar. Mukhang tatakbo si Kyrie, ako pinapa... Nagigil na si Kyrie. And we're going to game number 3. Onic PH extending the series at buhay pa ang Pilipinas. Indonesia naman ngayon ang nanganganib, Butters. Hindi na panghawakan.